Para magkaalaman na, Michelle pumayag na sa lie detector test at drug test na hamon ni Idol Rappi para malaman na kung nagsasabi ito ng totoo at kung hanggang ngayon ay gumagamit pa ito ng droga na aminadong mag-iisang taon na rin itong tumigil pagkatapos kay Tekla. Bagaman hindi pwedeng gamitin ito bilang ebidensya sa korte, ngunit mahalagang batayan ito kung may kredibilidad ba siya at maaring nagsasabi ng totoo si Michelle. Kung noong una ay nagsalita ang mga kaibigan ni Tekla at manager niya, nagsalita na rin ang mga kaibigan ni Michelle para ipagtanggol siya. Ayon po sa kanila, sila ang mas nakakikilala kay Michelle dahil matagal na nila itong nakasama bago pa man sila magkakilala ni Tekla. Saksi daw sila sa mga pinagdaanan ni Michelle at napaka-responsibilidad di umano ito sa kanyang mga kapatid, lalong-lalo na sa kanyang mga pamangkin na iniwan sa kanya ng utol niya na nakakulong ngayon. Bago di umano silang nagkita ni Tekla, kilalang masipag at madiskarte sa buhay si Michelle, kaya para sa kanila, nagsasabi ng totoo ito dahil siya ang nakakasama ni Tekla sa loob ng 6 na taon at marami na rin silang napagdaanan. Kaya kumbinsido silang may pananagutan si Tekla sa kanyang ginawa. Kaya pumayag din sila na sumailalim sa lie detector test para patunayang totoo lahat ng sinasabi nila laban kay Tekla. Inamin naman nila na malaking tulong si Tekla sa buhay ni Michelle dahil halos inako na ang lahat ng pinansyal na pangangailangan nila. Tumigil na rin sila nga magtrabaho si Michelle at ang kapatid niya. Dahil kaya din dumano ni Tekla ang lahat ng gastusin nila. Naniniwala sila na sa huli lalabas din ang katotohanan. Antabayanan po natin ang isasagawang lie detector test at anumang oras o araw ay pupuntahan na sila ng krame para isagawa ang eksaminasyon at isabay na rin ang drug test. Maraming salamat po sa inyong panonood. Bago po tayo magtapos, inaanyayan ko po kayong pindutin po ang like, share at subscribe button.